Hi everyone, this is Izzy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to repot yung mga succulents na oversized yung mga pots. Yung mga succulents na to is galing sa veranda area natin. As you can see, masyado nang malaki yung pot nila para sa kanila. So most of them nagkaroon ng mushy leaves kaya lumiit sila ng lumiit. So it's time for us to repot them kasi baka ma-overwater sila. So, yung soy mixture na ginamit ko to fill up the square pots na 3x3 ang size is yung usual soy mixture ko na 50% loam soil and 50% pumice stone. So, before we repot the succulents, we have to remove the dry leaves or mushy leaves and we have to assess kung may stem rot ba siya or root rot. And for our top dressing, we are going to use yung cultured soy. So, ayan. Kasi parang alanganin yung black sand ko. So, I decided to use cultured soy. So, hindi naman natin kailangan na i-air dry pa yung mga succulent na to. Kasi actually, may soy na nakakapit pa doon sa mga roots nila. So, lilinisan nga lang natin, like what I have said. We have to remove dry leaves and mushy leaves kung meron. So, most of them have soil in their roots. Hindi ko na tinanggal para hindi na tayo mag-air dry. So, diretso potting na sila. And, lagi ko nga sinasabi sa mga video ko, pag nagre-repot ako, I always use dry soy mixture. So, I never use moist or wet soil. Kasi, for me, sa experience ko kasi, pag gumagamit ako ng moist soil and wet soil for repotting or potting my succulents, nagkakaroon sila ng stem rot or root rot and then eventually mamamatay yung succulents. So, every time nagre-repot ako or nagpapot ako ng mga succulents ko bago man siya nagaling sa online seller or repotting lang because of they have big size pot already to a smaller pot, so, I always use dry soy mixture para maiwasan ang pagkakaroon ng root rot and stem rot. So, throughout the video, ganun lang naman yung gagawin natin. So, bakit ko ba sila nire-repot? Kasi nga, oversized na yung pot nila para sa kanila. Pag kasi ang succulent is nakatanim sa masyadong malaking pot, parang na-overwhelm siya. So, para din tayong mga tao, di ba pag malaking damit natin, parang na-overwhelm tayo na. So, syempre, dapat pag umuli tayong damit, sakto lang. So, the same with the plants, no, when we pot them, we have to choose the right size of pot for them. Not too small and not too big. And beside, if you plant them or pot them in a big pot, katulad ng mga nire-repot natin, kung makikita nyo, sobrang laki ng pot para sa kanila. The tendency, pag nilagay nyo sila sa rain or shine area, or kahit nasa bright shaded area sila, and then you give them water, malaki ang tendency na ma-overwater sila, and eventually, they will drink up more and more water hanggang sa maubos sila yung moisture doon sa soy mixture. Eh, di ba nga yung mga succulents, they can store so much water in their leaves. Kaya nga kahit hindi mo sila diligan ng 1 month to 2 months, they can survive. Kasi they store water in their leaves. So, kaya most of the succulents have chubby leaves. So, if you're going to pot them in a big pot na oversized para sa kanila and you water them or naulanan sila, they're gonna drink too much water hanggang sa maging mushy yung mga leaves na and eventually they will have a stem rot kasi they cannot hold that much water anymore kasi full na yung leaves sila and at the same time inom pa sila ng ilom because of their roots. And I am so lucky naman na meron akong mga small pots dito kaya nairapat ko sila kaagad. So, this is also the growing season of the succulent. So, kung magre-repot kayo o magka-cuttings kayo, this is the best time to cut them, to propagate them, and to repot them.
kasi ako pag nagre-repot ako, ang ginagawa ko, pagka-repot ko, kahit na may soil pa yung mga roots nila o hindi masyado na-disturb, nilalagay ko muna sila dito sa garage area na nakakakuha sila ng morning sunlight 1 to 2 hours for at least 7 days. So if nakita ko namang okay na sila after 7 days, I return them to the veranda area kasi mas magagusto nila yung place na rain or shine. Kaya lang minsan yung struggle ko nga is pag naka-rain or shine siya, pag dire-diretso naman yung ulan, kahit gaano ka-fast draining yung soy mo and hindi na kayanan talaga ng succulent in too much water, mamamatay talaga sila. So, it's a risk to put them in a rain or shine area, but I also have these beautiful succulents because nasa rain or shine area sila. So, pag sinabing rain or shine area, they receive direct sunlight. Direct sunlight, ibig sabihin, diretso siya, walang diretsong sunlight going to the succulents, walang bubong. So, yun ang tinatawag na direct sunlight. Pag indirect sunlight sila, yung katulad dito sa garage area, may bubong pero nasisinagan lang sila ng araw. So, yun ang pagkakaiba ng direct sunlight at saka bright shaded area. So, etong nire-repot ko ngayon is the Echeveria poldensis. So, malaki siya before and then ito yung finiture ko dun sa mga, isa sa mga nagkaroon ng casualty. So, tinanggal ko yung mga lower leaves niya. I'm going to try to propagate it and let's see if they will produce baby. So, kinat ko yung stem. So, akala ko kasi stem rot. Kasi maitim yung stem niya. Although, hindi malambot. So, kinat ko na lang. And then, ipapat ko na lang din. So, I sprayed alcohol first before I pot it. So, parang sure tayo na wala talagang bacteria or pest na nandun sa stem. And then, top it with the cultured soil. This time, isabay na rin natin yung pagpapat nitong ating cactus na I think 1 month na or more than 1 month na siyang naka-air dry dito sa garage area. Ito yung nandun sa swing, sa baba ng swing area na bigla na lang siyang na-overwater kay 3 years na siya dun sa pot niya. So, nagmashi siya. Kita ko na lang, nalusaw na siya. So, it's also good na naka-save pa tayo ng maraming stem niya. So, most of them, meron ng tumubong maliliit na roots. So, it signifies or it tells me na I can repot them already. So, yung soy mixture, bukod sa 50% loam soil and 50% pumicestone, dinagdagan ko pa siya ng 10% na pumicestone. So, bali ang ratio noon is 60% pumicestone and 40% loam soil. And then, I added also cultured soil on top para maging, para madaling mag-dry yung topmost part ng soil mixture. Hindi na siya ma-overwater. But, I'm not going to expose this to a rain or shine area for at least 1 month. Yes, 1 month. Kasi gusto ko maging well-rooted siya bago ko siya ilabas sa rain or shine area. So, for the meantime, 1 to 2 months siguro siya muna dito sa bright shaded area natin sa garage. And ginamit ko ding top dressing is yung cultured soil. So we're almost done. So let's have a final and closer look of the succulents that we have potted today. Enjoy watching! Thank you.
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.